الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم اغفر لنا وتب علينا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن لك الحمد كل ولك شكر كل دائما وأبدا يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Una sa lahat mga kapatid, yung ibinahagi sa inyo kanina ni Ustad Sudais at saka si Ali Janaban, tungkol ito sa mga pabago sa reliyon. Ang Islam kasi, tapos na, isinabuhay, isinakilos ni Propeta Muhammad. Ang Quran, tapos na rin. Hindi pwedeng sabihin mo na may bago pa na darating na mga talata sa salita ng Allah. O bagong gabay. Si Propeta Muhammad ang siyang pinakahuling propeta. Ano man ang kanyang ginawa, ano man ang kanyang itinuro, ay yun na dapat nating panghawakan. Dahil kung hindi, maliligaw ang tao. Ito ay sinasabi natin ito, lalong-lalo na sa mga baguhan, pasok lamang sa Islam, at lalong-lalo na pati na rin sa mga Muslim na kailangan nilang kailangan nilang hanapan ng katotohanan ang kanilang pananaliksik. Pakinggan ang sinong dapat pakinggan na totoo na nagtuturo ng paliwanag ng Islam. Hindi sa kahit-kahit sino-sino. Dahil ang ating relihiyon, mga kapatid, dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Kung tayo ba ay tatanggapin sa paraiso o hindi. Kaya dapat natin itong malaman, saliksikin ng buo at totoo. Sabi ng mga pantas, paggawa ng kasalanan, halimbawa, pag-inom ng alak, pag-zina, mga kasalanan na alam natin na ito ay lantaran, mas matindi. Alam natin na malaking kasalanan yan. Alam natin na kung hindi tayo magtawba sa Allah at hindi natin ito hingin ng kapatawaran sa Allah, pwede na tayo ay hindi patawarin ng Allah dahil hindi tayo nagtawba at may kaparusahan ito sa araw ng paghukom. Pero ang kasalanan na ginagawa natin, na alam natin na ginagawa natin na ito na kasalanan, ay pwede nakakapag-isip tayo na magbalik loob sa Allah at humingin ng kapatawaran. Pero ang peligro, ang problema, ang mga gawain nagpabago sa reliyon na akala mo tama, akala mo ito na yung totoo, ito na yung paninindigan mo, at patuloy mong ginagawa dahil hindi mo alam na ito ay kasalanan. Ito ngayon, malapit na naman nila isi-celebrate ang birthday ng propeta na hindi ginawa ni propeta, hindi niya ipinag-utos, ni hindi ginawa ng mga apat na Khulafa'i Rashidin at ang mga apat na a'imma. Lahat, kailangan lang ito na bago sa Dawlatul Fatimiya Al-Rafida na kung saan nagbago sila, pabago sila, na nakikigaya sa mga katulad ng mga Kristiyano kung saan ipinanganak daw si Hesus Kristo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ang pagmamahal natin sa kanya ay hindi kung ano yung pagdiriwang sa kanyang kapanganakan. Ang mga pantas, ang mga kapanganakan ni Propeta Muhammad, nagkaiba-iba sila. May nagsabi na ikadalawa ng Hijri, may nagsabi na ikasyam ng Hijri, may nagsabi na ikalabing dalawa ng Hijri. Biittifaqihim, wala kung saan yung totoo. Pero ang pagkamatay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagkaisa ang mga pantas na namatay siya sa ikalabing dalawa ng Rabiul Awwal. So, kung ang Muslim ay nagdiriwang sa ikalabing dalawa ng Rabiul Awwal, para naling alalaong baga na ipinagdiriwang niya ang kamatayan ni Propeta Muhammad. Dahil yun ang pinagkaisahan ng mga pantas na namatay siya ng ikalabing dalawa. Pero sa kapanganakan, nagkaiba-iba sila ng araw. So ang punto rito mga kapatid, ang pagmamahal kay Propeta o ang pagsunod sa Propeta ay naapunta rito sa apat. Taatun fima amar, sidkun fima akhbara, nahyun fima naha anhu,
wa arabi an la ta'budallah illa ma syara'abihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsabi sa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, si Muhammad ay sugo ng Allah, ay dapat ay nandito sa apat na arkan, apat na mga haligi. Unang haligi, sundan anuman ang pinag-utos niya. Wama atakumur rasulu fakudu amanahakum anu fantaw. Anong sinabi ni propeta gawin, anumang ipinagbawal at hindi niya ginawa, huwag niyo gawin. Pangalawa, ang paniwalaan na tigib na tunay na paniniwala sa anuman ng kanyang mga sinabi. Mga kwento na sinabi niya, anuman yung mga ipinagbawal, anuman ang mga sinabi niya, paniwalaan yun na walang pagdudura. Yung mga nangyari sa kanya, na mga imposible, nakaakyat sa langit, napunta siya dito sa Jerusalem sa isang gabi lang, paniwalaan yun, sidkun. Nakita niya si Jibril, sidkun. Paniwalaan yun. Pangatlo, ay ang ipagbawal, ang anumang ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-apat, huwag natin sambahin ng Allah. Ang pagsamba sa kahit sino man ay bawal. Pero sasambahin natin ang Allah ayon sa paano siya sinamba ni Propeta Muhammad. Yung mga pabago na pagsamba, na pagsayaw, pagpatay ng mga ilaw, pagkanta, mga maraming mga seremonya na ginagawa, na akala nila ito yung totoo, katulad ng ginagawa ng mga Sufi, ginagawa ng mga Shia, na hindi kailanman ito ginawa ni Propeta Muhammad, pero ang akala ng mga ito, tama ang kanilang ginagawa dahil uri ng pagsamba, pero hindi ginawa ni Propeta, patuloy na ginagawa nila, delikado, peligro, kaysa doon sa gumagawa ng tunay na kasalanan. Kasi yung gumagawa ng kasalanan, pwede ka magtawbay. Ya Allah, nagkasala ako, nakatingin ako ng haram, nakainom ako, barkada, ganito, ganyan. Pwede ka magtawba. Pero ang paggawa ng bid'a, pabago sa reliyon, sa pagsamba sa Allah, tuloy-tuloy na ginagawa mo. Kasi akala mo, kanina na siya ang mauna ni siya, Brother Adam. Kanigyod ang tinuod. Unsa, zuyi na lakumu syaitan. Pinagawa sa inyo ni Satanas, nagawin niyo yan dahil yan ang tama. Alalahanin niyo, si Satanas ang pinakauna na layunin at gusto niya, iligaw tayo sa Allah. Magtambal tayo sa Allah. Sumamba ng mga ribulto. Paniwalaan ng anumang mga bagay na hindi itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at magkaroon tayo ng mga ibang mga pagmamahal, takot, uri sa mga ibang mga nilalang. Kaya ito ngayong araw, dadako tayo sa isang usapin patungkol sa isang kwento ng isang propeta, na kung saan ang kwentong propetang ito na siya mismo natunghayan niya ang mga kaparusahan ng kanyang mga tao dahil sa matindi nilang pagiging suwail, apaglabag sa utos ng propeta, at dahil sa kanilang pagsamba sa mga ribulto at mga imahe. Subhanallah, ganito kasi ang mundo. Hanggang magunaw ang mundo, Brother Ismail, tuloy-tuloy yan na naglalaban ang kabutihan sa kasamaan. Wala ko kasi isa. Ang cellphone, nagdudulot ng kasamaan at kabutihan. Tama? Ayaw kayo agree? O puros kabutihan lang ang dulot ng Facebook? Ang social media? May kabutihan, may kasamaan. Ang muntong ibabaw na kung saan tayo ngayon ay narito, naglalaban ang mabuti at kasamaan. At nangyari yan at naganap yan sa mga naunang propeta hanggang pa kay Propeta Muhammad, hanggang sa magunaw ang mundo. Kaya ang isang Muslim, ang isang mangangaral, tuloy-tuloy ka lang na mangaral. Anong makita mo na masama, ipagbawal sabihin sa mga tao. Nasa tao kung sila'y susunod o hindi. فَمَيْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kung sino ang gagabayan ng Allah na naisin niya, gagabayan sila. Bubuksan sa kanilang puso't isipan at susundan ito. Kahit anumang pabago ng doktrina na paniniwala na sasabihin mo na ito ang bago, ito yung totoo, kung ikaw ay liligaw ng Allah, maliligaw ka. At kung ikaw ay magiging nandoon sa paninindigan mo na nasa tama,
ikaw ay bibigyan ng Allah ng tunay ng gabay. Mga kapatid, ang punto rito, kailangan nating manaliksik, kailangan nating magtanong, kailangan nating magbasa, kailangan nating alamin ang katotohanan na kaalaman sa Islam, pagsamba sa Allah, doktrina, mga sunnah na ginawa at turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga kamusliman. There is no exemption. Whether you are a new Muslim or whether you are old Muslim, I mean born Muslim, all of us, we are all obliged and mandated to seek knowledge. Because this is the way we can find our victory and success in this world and as well as the day hereafter. Tignan nyo ang kwento. Katatapos lang namin naikwento namin yung kwento patungkol kay Propeta Noah, alayhi salatu wasalam, na kung saan matindi ang parusa na dumating sa kanila. Namatay ang mga tao na sila isuwain, panghimagsik, sumamba sa mga rebulto, sa mga imahe, kasama pati ang kanyang asawa at ang kanyang iba sa kanyang mga anak at mga kaibigan. Sa loob ng 1,000 mahigit, 950 years only in the field of da'wa, kukunti lamang ang naniwala kay Propeta Noah. Subhanallah. Hindi nakakapagtaka na maski anong ginawa mo sa pagtuturo mo, maski katotohanan ang tinuturo mo, huwag mo asahan na maniniwala lahat ng tao. Dahil pipiliin ng Allah kung sino ang bibigyan ng gabay. At kung sino yung tunay na ang kanilang mga puso ay busilak, na gusto ng katotohanan, gusto ng patnubay, at gusto ng kaligtasan. Kayo na mga bagong Muslim ngayon, panatilihin ninyo at tilingin nyo sa Allah, Ya Allah, Ya Musarrif al-Qulub, Sarrif kulubana ala diniku ala ta'atik. Dahil yan ang paramihan na sinasabi na dua na panalangin ni Propeta Muhammad. O aming tagapaglika, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaw ang tunay na may panghahawakan, may kontrolado sa aming pananampalataya. Panatilihin ang aming paggawa ng kabutihan at ang aming puso sa paniniwala sa iyo na huwag mabago hanggat kami ay mamatay na tunay na naniniwala sa iyo. Ya Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Kayo na mga maniniwala, naniniwala sa Allah, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag niyong hayaan ang sarili niyo na mamatay kayo na hindi kayo mananampalataya. Hindi kayo mga Muslim. Dahil may mga Muslim ngayon, bukas isang araw hindi na Muslim. Pwede mabago ang kanyang pananampalataya. Marami tayong nasaksihan yan. Marami tayong patuloy na nakikita at naririnig ngayon na nag-iiba na ang kanilang mga pananaw sa kanilang pananampalataya. Waliya'udhu billah. Allahumma ahfadna wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma amin. Naudu ila kisati Hud alayhi salatu wasalam. Tanong ko, sino si Hud sa Biblia? Sino si Hud sa Kristiyano? Si Propeta Hud. Narinig nyo na si Hud? Ha? Hindi ba siya si Erbel? Ha? Kailan yun ng si Erbel Bay? Kinsa Bisaya diri sa inyo? Hmm? Unsa yung ngalan mo si Erbel? Ah, dili. Unsa yung ngalan ni mo Bay? Ha? Bisaya. Oh, Bisaya gyud ka. Unsa yung ngalan ni mo? Hudley. Rodney. Oh, Rodney. Tigas ed, tigas ang ka? Sa Cotabato. Hmm. Okay. Anyway, si Hud, ayon din daw sa Biblia, siya rin daw si Hud. Yung iba nagsabi yun na si Erbel. Allahu alam, importante sa Quran, nasabi siya na si Propeta Hud, alayhi salatu wasalam. Si Propeta Hud, alayhi salatu wasalam, ay siya ay apo. Of course, pinanggalingan nito si Propeta Adam, alayhi salatu wasalam, pagkatapos si Propeta Idris, at si Enoch at sumunod si Propeta Noah, si Nuh, alayhi salatu wasalam. Dito nang galing itong si Propeta Hud, alayhi salatu wasalam, sa tribu ng Ad. Okay? Yung kung saan siya doon nang galing.
Kisa Tuhud alayhi salatu wasalam indama najjallahu azza wa jal Nuhan alayhi salatu wasalam wa man amana ma'ahu minal mu'minin aashu zamanan ala tauhid wal iman wa lam yakun bainahum kafiran wahida. Subhanallah. Noong si propeta Muhammad, noong si propeta Nuh alayhi salatu wasalam ay nailigtas na sila sa malaking trahedya ng tubig na pagbaha. At natira kung sino yung mga naniwala sa kanya na hindi humigit kumulang 100 na katao. Only 84, 87, 90 plus na naniwala sa kanya. Ma'ahu minal mu'minin aso zaman ng tauhid. Dumarami sila at sa oras na yun, sila pa rin ay naniniwala sa tauhid, sa katuruan ni propeta Noah alayhi salatu wasalam, dahil nailigtas na at nangamatay na ang mga taong naghimagsik at nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila ay naparusahan, nangamatay na. So bagong henerasyon, bagong mga tao, nakilala nila si propeta Hud alayhi salatu wasalam, at bago pa man dito mamatay si propeta Noah alayhi salatu wasalam, sila ay nasa tauhid. Paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos na walang katambal, walang kaparehas sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga pangalan. Laqad shahidu kayfa najahumullahu minat tufan fazadu shukran lillahi wa ashaw ala ta'atihi bal kanu yu'allimuna awladahum al-iman wa tauhid hatta yansha'u fi ta'atillahi azza wa jal. Nasaksihan nila, nakita nila yung mga mananampalataya. Ano ang nangyari doon sa parusa na naganap doon sa kanilang mga kasamaan? At noong sila ay nailigtas na, lalong nagpasalamat, nadagdagan ng kanilang pananampalataya at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya patuloy na sila ay naniniwala sa kaisa ng Diyos, sa tauhid at pagturo nito sa kanilang mga anak. Sa tunay na pananampalataya sa Allah hanggat sila ay namuhay sa mga kapanahunan na yaon sa paniniwala sa nag-iisang Diyos. Wal ajdadu nasya al ahfad wasaya al aba wal ajdadu nasaw wasaya Nabiyullah Nuh alayhi salatu wasalam. Dumating ang sedlo ng kapanahunan na nanagbabago ang lahat. Totoo ba na nagbabago ang lahat? Ha? Oh. Bawat henerasyon, bawat siglo, may mga uso noon na hindi na siya uso ngayon. So, nagbago na ang teknolohiya, nagbago na ang mga tao, nagbago ang panahon, nangyari ang kung saan nakalimutan nila na mayroong tunay na nag-iisang Diyos, kasi nga si Satanas nandiyan pa rin, na lagi nagwawaswas para iligaw ang mga tao. Fakathurat al-maasi, dumami na naman ang mga paggawa ng kasalanan. Hindi ito maitigil hanggang sa magunaw ang mundo. Uulitin ko, naglalaban si mabuti at si masama. Fakathurat al-maasi, wazdada al-amr su'an, falakad adan nasu maratan ukhra ila ibadati syirk wa ibadatil asnam ba'da an zuyyina lahumus syaitanu fa'ala dhalik. Tignan yung nangyari. Hanggat dumating ang pagkakataon na nakalimot na ang mga tao sa tunay na paniniwala sa Diyos, dahil nililin lang sila ng kanilang lipunan, ng mga tao, ng mundong ito, dumami ang paggawa ng mga kasalanan, hanggat dumating uli ang pagkakataon na bumalik sila uli sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ganun din sa pagsamba sa mga uri ng mga ribulto. At ito ay ginawa sa kanila ni Satanas para gawing mabuti sa kanila na anuman ang kanilang pinaniniwalaan ay ito ay tama. Bro, sino yung balik Islam sa inyo dito? Taas ang kamay. Mashallah. Ang dami. Sumamba na kayo sa ribolto, bro, doon kay Hesukristo, doon sa kay Papa Jesus, doon sa... Mamaya
Di ba? Kay Mama Mary, ganyan. Mm, sumamba kayo doon. So, may ask you, ikaw bro, matanong kita ng totoanan. Totoanin mo ako. Total, ngayon, bagong Muslim ka na eh. Nung nananalangin ka doon, anong sinasabi mo doon? Diyos ko, patawarin ako. Tama? Di ba? Kinakausap mo ba to? Di ba? Minsan ba pumasok sa puso't isipan mo, ito ba totoong Diyos ito o hindi? O kasi daw, ang pinapaniwalaan niyo, may totoong Diyos doon sa langit. Di ba? Pero sino siya yung sinasamba dyan ng mga ribulto? Ha? Ikaw ba'y naunsa imong kinabuhi ron? Ano? Anong pinapaniwalaan mo doon? Ha? Sumasabay lang ako. Ayan. Marlui, sumasabay lang kasi ako kasi yun ang nakagisnan ko sa mga, alam mo na, you know, ayun, yun ang nangyari, di ba? Nakikisabay ka. Ngano man, kay ugdi ko mo sabay na disulti sa akong lola, magabaan yun ka sa among Ginoo. Hindi ka magtuo sa iya. Di ba? Mapagalitan ka, makarma ka. Naniniwala kami dito, ito ang nakagisnan namin. Ayaw ka maniwala. Yan. Ito ang nangyari sa mga tao. Dumating si Satanas at ginawa sa kanila ang lahat na para linlangin sila. Walam ya'buduha fi bidayatil amr. At nung una, hindi naman sila sumamba. Katulad ngayon yung iba. Lili ko na siya ginuubay. Kasi nagsulti ni mo ginuo ko na siya. Gagawa ng mga tao diya sa rekto, sa Quiapo. Pero, alam mo, para lang maka magsulti-sulti, maramdaman namin na totoong may Diyos, tapos siya baka iakyat niya doon, sa Diyos doon. Kasi alam mo, pagpupunta ka sa mga tao na matanyag, mayaman, makapangyarihan, ayaw ka magdiretso. Masuko, wala ka, kailangan merong koneksyon. So yung mga ribulto na yan, maari, maski hindi Diyos yan, koneksyon namin yan, tapos baka makapunta doon sa taas. Where did you put your knowledge? Ha? So ngayon, ang mga taong ito, fil bidayatil amr, dhalla amru, yatatawar yawman ba'da yawm, hanggat ito ay dumarating na ang panahon na kung saan ay hindi nga nila sinasamba, waka'adu fi ibadatil asnam, at dumating na ang panahon na sambahin nyo na yan. Kasi yan ay sila yung mga gumagawa ng mga mabubuti. At sila ay sinamba ng mga tao na mga nauna sa inyong mga ninunot, mga lolo't lola, na po, naunsa mo di ay. Baka maparusahan kayo pag hindi nyo yan sinamba. Maratan ukhra adadzalam, at bumalik ang kamangmangan, ang kadiliman, at dumating ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dito sa kalupaan. Fa'arsalallahu jalla wa'ala ila ha'ula'il qawm nabiyahu Hud alayhi salatu wasalam. At dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpapabaya. Namatay si Propeta Noah alayhi salatu wasalam, at yung mga tao naniniwala sa kanya na namatay na rin, dumating ang mga apo, mga apu-apuhan na wala na sila sa tauhid. Si Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagpabaya, nagpadala ng propeta na ito ay si Hud alayhi salatu wasalam, li'akhudha bi'aydihim ilal iman wa tawhid maratan ukhra, para gisingin ang mga tao, para sila ay gabayan ang mga tao na maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Man huwa al-Hud, aw man huwa Hud alayhi salatu wasalam. Kana Hud alayhi salam min kabilati yuqalu laha Ad, galing siya sa tribu na Ad. Wa kanu uruban yaskununa al-Ahqaf. Sila ay doon sa tribu ng Ad na uruban, kung tawagin, na sila ay nakatira ng pamayanan doon sa Ahqaf. Al-Ahqaf hiya Jabalu Ramal wa kanat bi Yaman min baina Amman wa hadara maut wa ardu mutalla'a ala al-bahr wa kanu kathirun ma yaskununa al-khiyamu wa dawatul amanu al-dakham. Itong mga urban na ito, na ang tribu ng Ad, na kung saan
sa bundok ng Ramal na matatagpuan nito sa pagitan ng Yaman, ngayon sa Yaman, at doon din sa pagitan nila ng Urdun, o sinasabing Al-Amman, sa Hadramaut. Dito naganap itong pamayanan ni Hud alayhi salatu wasalam. Sa pamagitan nito, dito naganap ang mga pagsamba at pagiging suwail ng mga tao. Wa ma akula ma dhalika huwa Hud alayhi salatu wasalam min ajli hidayati qaumihi illa annahum istakbaru wa rafadu an yad'uuhum wahidan minhum wattahamu bisafaha wal kadab. Tignan mo ba, unsay na Abdullah, anong nangyari? Sa patuloy na kanyang pagdadawa ng tauhid sa paniniwala sa nag-iisang Diyos sa kanyang mga tao, sila ay nagmaitaas, naghambog, nagyabang sa kanilang sarili. Dilimi mo hawa diri sa among kuang, gitudlo sa amo na nakita na mo sa among mga ninuno. Dahil nagmamayabang ang mga ito at sila ay naglihis o hindi naniwala sa da'wa ni Hud alayhi salatu wasalam. At ang isa sa kanila na matapang o makapangyarihan o kanilang leader, dahil sa bawat pamayanan may mga leader. Well, sabi ng Allah mismo sa Quran sa Suratul A'raf verse 66. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. At sinabi ng isa sa makapangyarihan sa mga pamayanan na ito na sila ang mga suwail at hindi naniwala kay Hud. Kafaru min qawmihi, hindi naniwala, inna naraka, katotohanan nakikita ka namin na isa kang mangmang, isa kang tanga. Wala kang katuturan sa mga turo mo. At sa katotohanan sa aming pag-unawa, ikaw ay isang sinungalin na hindi ka totoong Diyos, hindi ka totoong sugo ng Diyos. Na sinasabi mo na ikaw ay sugo mula sa amin. Qala ya qaumi, sabi ni Propeta Hud alayhi salatu wasalam, ya qaumi, laysa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. O aking mga tao, o aking mga pamayanan, katotohanan, wala ako sa iniisip niyo na ako ay may kamangmangan, o ako ay tanga, o ako ay wala sa mga sinasabi nagtuturo sa inyo ng kabutihan, sapagkat ako lamang ay tunay na sugo sa inyo ng tunay na Diyos na Rabbul Alamin na makapangyarihan sa sangkatauhan, na sandigan ng lahat, na siyang dapat nating sambahin. Inna ma'ajruhu, ang mga taong ito, ano ba ang gusto mo? Ito pa rin eh. History repeats itself. Nangyayari ito pa rin. Yung mga nauna na binitiwan ng mga salita na namumutawi sa mga kapanahunan ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam at si Idris, unsa ba imong ganahan na makuha nimo sa imong tuyo? Anong gusto mo? Ikaw na nagsasabi na propeta. Gusto mo ng kapangyarihan? Gusto mo ng pera? Gusto mo ng babae? Gusto mo ng ano? Ibigay namin sa inyo. Ayaw lang ka magsultian na sa amua. Huwag ka magdawa sa amin. Huwag ka magturo sa amin na paniwala ng Diyos na nag-iisang Diyos. Allahu Akbar. Sabi ni Propeta Hud alayhi salatu wasalam, ya qawmi, la as'alukum alayhi min ajr. O aking mga tao, wala man akong dipangutan, wala akong sinasabi sa inyo, wala akong hinihiling sa inyo na ako ay bigyan nyo ng gantimpala. Gantimpalaan nyo ako. Bigyan nyo ako ng pera. O anuman ang gusto ninyo sa akin. In ajriya illa alalladhi fatarani afala taqilun. Katotohanan ang hangad ko. Ang mga propeta, ang hangad nila, ang gusto nila ay ang kung ano ang ipinagkaloob sa akin ng Allah na natural na bigay sa akin ng Allah na paniwalaan ang tunay na nag-iisang Diyos. Hindi nyo ba ginagamit ang inyong mga, hindi ba kayo nag-iisip na sumamba sa mga rebultong ito na ginagawa ng mga tao
nalayang tiko, hindi nagsasalita, nawala silang may dulot sa inyo. Mga kapatid, itong kaganapan na nangyari kay Hud alayhi salatu wasalam, patuloy ito na nangyari sa kanyang kapanahunan na naglalaban ang kasamaan sa kabutihan at patuloy pa rin siya na nagsasabi sa mga tao na maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Huwag niyong paniwalaan ang anumang mga ipinag-iwanan sa inyo ng inyong mga ninuno na ito ay labag sa Islam. Lahat ng mga propeta ay nagturo sila sa kaisahan ng Diyos. Hanggat dumating, mga kapatid, ang kapanahunan ng Allah subhanahu wa ta'ala bago magbigayan ng parusa ay may mga sinyalis na nangyayari. Dito sa kapanahunan ni Hud alayhi salatu wasalam, sila yung mga tao na nabagsagan sa kapanahunan nila na pinakamalakas na mga tao. Ang kanilang tangkad ay umaabot ng 60 meter. Ilan yun? 60 meter? Ah, 60 feet. Oh, so, tangkad-tangkad nun, bro. Umaabot ba ng lagpas pa sa mga puno ng datilis o may sasalarawan mo sa kahoy ng niyog na pinakamataas doon sa atin sa Pilipinas? At napakalakas ng kanilang mga katawan. Napakalaki ng mga katawan. Kumbaga, kung pwede nating isalarawan, ha? Kapatid na Mustafa, kung may mga higanti ba? Ha? Kasi sa totoo lang, sa hadith ni Propeta, nabanggit sa mga nauna yon, ang lalaki ng mga tao matatangkad hanggang humuhuli, hanggang sa pagpalit ng siglo, sa panghuling panahon, bumababa ang mga tao. Kaya ito tayo ngayon, mayroon ng mga... Ang siya cute. Ayaw ka magsulti, anak, bay. Ika ilan nagsulti, anak. Ha? Let the people speak. So, yun ang kapanahunan nila. Hanggat dahil sa lakas nila, sa pagiging higante nila, na naninirahan sila sa mga bundok. Na ang mga bundok na ito, na napakalaking mga bundok, ginagawa nilang mga bahay. Kaya pala ito na din yung taas yung mga pintuan. Pintuan sa Madina? Hindi ko alam, pero, kapatid na Abdullah. Kung sila ba ay dumating sa Madina sa oras na yon o napakalaking pintuan na yon doon sa Madina, dahil sa kapanahunan na yon ang nabanggit ng lugar ng mga ito ay hindi sa Madina, bagkus dito sa sinasabing Hadramaut. Kung nakikita natin ang Urdun ngayon, Amman, kung nakikita natin may mga natitira pa rin mga bakas na mga bahay dyan, kung nakita nyo yung building ng Petra, ha? Yung Petra. Dito may nakita kami dito sa Madainu Saleh na napakalaking mga bato na hugis mga tao at yung mga bahay nila kung paano, dahil yung paggawa nila mismo, sila mismo gumagawa kung paano nila nakakayanan yun. Ipinagkaloob ng Allah sa kanila nakakayahan at talino at lakas. Dahil sa talino at lakas na ipinagkaloob ng Allah sa kanila, fastakbaru, sila ay nagmayabang sa kanila dahil sa kung anong mga ipinagkaloob sa kanila. Mga kapatid, ito rin ang dapat nating pakatandaan sa ating buhay. Anumang biyaya na ipinigay sa iyo ng Allah, huwag kang magmataas. Huwag mong sabihin dahil sa talino ko, yaman ko at lakas ko, babalik sa iyo kung ano ang sinabi mo na ito ay paparamdam sa iyo ng Allah na kabilang kaparusahan sa pagmamalaki mo sa iyong sarili. Dumating sa kapanahon nila na hindi dumating ang ulan. Kaparusahan. Dumating sa kanila ang tagtuyot, tag-init. Ya'ishuna fi dhulliha bal wa yaziduhum 'alayha ad'afan kathira. Dumating yung mga lakas nila na wala na. Nagkaroon sila ng matinding mga pagsubok sa kanilang buhay, sa kanilang pamayanan. Faqala lahum, waya qawmi, sabi ni Propeta Hud, waya qawmi istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilayhi, yursili
Yursilis samaa alaykum midrara wa yazidukum quwatan ila quwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Tignan niyo to. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lagi nagbibigay ito ng pag-asa sa mga tao. Na mayroon ng mga propeta pero patuloy pa rin ang kanilang pagpagimagsik at hindi paniniwala sa mga propeta. Sabi ni Propeta Hud alayhi salatu wasalam, o kayo mga tao kayo, o aking mga pamayanan, istagfiru, magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin ninyo ang inyong pagtatawba. Dahil pag ito ay napaloob sa inyo, babalik ang mga biyaya ng Allah, ang mga ulan sa kalangitan na kayo ngayon ay nagre-reklamo na sa loob ng 3 taon na hindi dumarating ang ulan sa atin. Tagtuyot, tag-init, hindi tumutubo ang ating mga dahunan at matinding init na ating nararanasan at nawawala na ang inyong mga lakas. Malakas nga kayo, malaki kayo, ngayon wala na. Pagbalik loob ninyo, wayazidukum kuwa, babalik ang inyong mga lakas. Wala tatawallaw mujrimin, at huwag kayong maging magpagimagsik at tumalikod sa Allah na maging kayo ay maging suwail. Allahu Akbar. Dumating ang panahon, waya qawmi istaghfiru rabbakum, ay istighfaruhu minal kufr wal ishraq. Tumigil kayo sa inyong pagtatambal sa Allah, sa paniniwala sa mga Diyos-Diyosa na ito. Watubu ilayhi, magbalik loob, mag-istighfar. Katulad ninyo, katulad ko, katulad tayo, anumang mga kasalanan na nabitiwan ng ating mga dila, anumang kasalanan na gawa natin noon, mga kapatid, habang buhay ka pa, habang mayroon ka pang hinihinga, mayroon ka pang pag-asa na pwede kang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ilayhi, ay irjihu ilayhi bita'ah. Magbalik loob kayo sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng mga kabutihan at pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Wal istiqamatu ala dini, ang pagiging matatag sa kanyang relihiyon. Watamassuku bil iman wa tauhid, ang pagiging panatili sa inyong pananampalataya at sa pagkaisa ng Diyos. Yursili sama alaykum midrara. Mga kapatid, ang punto rito, pag ang isang pamayanan, pag ang isang lugar ay nagkaroon ng tunay na tamang paniniwala sa Allah, tunay na mayroon silang tauhid sa kanilang buhay at sa kanilang sarili, dumarating ang maraming mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pwede mong itanong, Ustad, bakit sa Amerika, bakit sa Europe, bakit sa ibang mga lugar, nagtatambal, pero parang masagana ang kanilang buhay, parang ang ganda-ganda ng kanilang pamumuhay, ang makapangyarihan na kung anong mayroong silang tinatamasa. Mga kapatid, yan lang ang nakikita ng inyong mga mata, ang ating mga mata, na ang nakikita natin ay mga palamuti na mga panandalian na lakas, na pera, na kagandahan ng buhay. Hindi yan ang totoong buhay. Hindi yan ang totoong panatag na buhay. Dahil katotohanan, kung tutunghayan natin, sila ang mga tao na hindi matahimik sa kanilang pamumuhay. Panandalian at kaparusahan sa araw ng paghukom, na matinding parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Kaya hindi dapat kaigitan ang mga taong kung anong mayroon sila dito sa mundo. Sa atin pa rin lahat, lagi ang huling halakhak sa araw ng paghukom. Allahumma amin ya Allah. Anong mga pigati at hirap na nararanasan mo dito, bro, magtimpi ka lang, magsabar ka lang sa Allah. Gumawa ka lang ng kabutihan, tumulong sa kapwa, maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, ipaglaban at labanan ang mga katiwalaan at kasamaan. Maging connection ka lang lagi sa Allah. Wallahi mga kapatid, tandaan ang mundong ito, ginagawa niya sa atin dito ay maging tayo ay makalimot sa Allah, magtambal sa Allah at gumawa ng mga makamundong bagay na ito ay labag sa Islam. Wasyaddatun ila siddatihim, at sinabi ito sa kanila, wala tatawallaw mujrimin, huwag kayong maging magpaghimagsik sa Allah. Dahil anuman ang ipinagkatloob sa inyo, ito ay hindi lagi ito mananatili sa inyo. Hanggat dumating ang mga challenge, matatapang ang mga tao noon. Nilalabanan nila ang kanilang mga propeta. Bakit?
Pinapatay pa nga nila ang mga propeta. Kaya kung dito ngayon, kung may papaslang sa buhay mo, Alijanaban at ikaw, Adam, hindi ito pagbabago. Hindi ito bago sa atin. Dahil nandyan pa rin ang mga taong suwail na hindi maka-Diyos, walang takot sa Diyos, ayaw makinig ng katotohanan. At inshallah, ang sinumang mamatay sa larangan ng Islam para sa Allah, mamamatay ka rin lang naman. So mas mabuting mamatay ka sa landas para sa Allah. Walay, totoo yan. And this is true. May mga tao na nasayang ang buhay, namatay sa sakit, namatay sa igahan, nabangungot, namatay na sa gasaan. Ya Allah, hiniling namin sa iyo ang kamatayan namin na maski hindi kami naging hero. Ano ba yung hero sa ano? Bayani. Sinong gustong mamatay sa inyo na bayani? Itaas ang kamay. Ay, wala. Mashallah. Bro, ayaw mo mamatay na bayani? Huh? Kasi ang mga bayani, namamatay sila. Anong naidudulot na kabuhayan? Ha, bro? Walang bayani na nabubuhay, tama? Tama ba yun? Walang bayani na nabubuhay. O kasi lahat ng bayani, namatay na eh, di ba? Hindi natin kailangan maging bayani. Ang kailangan natin ay mamatay tayo sa landas para sa Allah. Natanggapin tayo sa kanyang paraiso. Dahil yan ang tunay na layunin natin. Nagbigay ang challenge. Dumating na at hinamon na ang kanilang propeta. Kalo Yahud, ma ji'tana bi bayyinati wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minin. Hud, sabi ng mga taong ito, wala kang idinulot na ibinigay sa amin dito, nakatakataka. Na maliban na anong mga sinasabi mo na nagbibigay ng kami ba ay maniniwala sa'yo? Wala man. Kasi ang tao, kung hindi makakita yan ng imposible, hindi maniniwala. At hindi lang yun. Maski nakakita ng imposible, patuloy pa rin na magkukubli at hindi maniniwala. At yan ay nasaksihan sa kasaysayan. Dito nga rin bro, dito ngayon. Bro, maniniwala ka kung ito? Oo, basta gawin mo, talaga maniniwala ko sa iyo, sa iyo ba? Ginawa mo na, naniwala na siya, pero sabi niya, hindi naman eh, parang salamangkero lang ginawa mo eh. Tama? Magkukubli pa rin. Ayaw pa rin maniwala ng katotohanan. Sabi nila, Yahud, ang mga pinapakita mo sa amin ay walang katotohanan. At hindi kami ay iiwanan namin ang pagsamba sa mga ribulto na naiwan ng aming mga ninuno. At ang salita mo, na wama nahnu laka bimu'minin, anumang ang parating na sinasabi mo, hindi kami maniniwala sa iyo. So bro, ang aral dito ngayon, pag hindi na naniwala ang mga tao, so ano nang dapat mangyari? Ha? Ano nang dapat mangyari, Yahya? Pag hindi na naniwala ang anak mo sa'yo, unsay imong ibuhat sa iya? Ha? Papaluin mo. Ayaw ni. Ayaw na maniwala sa'yo, bro. So, lahat na binigay mo, tinatama sa ang mga kapangyarihan, ang mga lakas, ang mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong pang dahilan para ikaw patuloy mong tatamasain ang anong dapat na mayroon ka? فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. At pag kayo ay nagsatalikod at hindi naniwala, katotohanan ipinarating ko na sa inyo, ano ang dapat مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ, ano ang ipinagkaloob na tiwala sa akin ng Allah para sa inyo, ay فَإِنْ تُعْرِضُوا عَنْ قُبُولِ دَعْوَتِي فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ. Kung kayo ay tumalikod sa aking pagsabi sa inyo, tinalikuran ninyo ito. Sabi, wama alar rasuli illal balagul mubin, wala man sa amin maliban sa ibabahagi lang namin sa inyo, ipapagkaloob lang namin sa inyo ang sinasabing ano ang katotohanan. Ano yung dapat? Okay? Dapat lang namin ipagkaloob sa inyo kung ano ang aming
ipinagkatiwala sa amin ng Allah ang mga propeta. وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. Wala mong problema dahil papalitan kayo ng Allah ng mga tao na bukod pa sa mga katulad nila. Bukod pa sa inyo, papalitan kayo ng Allah. Mga kapatid, ang sino mang tumalikod, ang sino man na hindi maniwala sa Allah, walang kawalan sa Allah at sa Islam at sa mga kamusliman. Ang may kawalan sa inyo na tumalikod at hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَكَدَا اِتَّخَدَتَ الْمَلَعُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. At ito na ang nangyari sa mga taong patuloy na gumagawa ng kanilang mga kasalanan. Nagyabang sila, naghambog sila. فَاسْتَعْجَلُوا. At hiniling nila. Nagsawa na kami sa mga turo mo, Hud. Hindi na makatotohanan ang mga sinasabi mo. Patunayan mo sa amin. Nasaan ngayon ang mga sinasabi mong parusa? Inahamon nila ang kanilang propeta. Fasta'jalu lil adhab. Qalu aji'tana lina'budallah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa innana bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Sinasabi nila, ikaw ay dumating sa amin at sabihin mo sa amin na sambahin ng Allah ang nag-iisang Diyos. At pinagbibigyan mo kami ng babala na huwag naming sambahin at iwanan namin ang kung anong pinag-iwanan sa amin ng aming mga ninuno. Fa inna nabima ta'iduna. Sige nga, ano yung gusto mong iparating sa amin? In kunta minas sadiqin, kung ikaw ay makatotohanan, paratingin mo anong gusto mo. Fatafasilu halakihim. At ito na mga kapatid, dumating ang matinding parusa. Anong parusa ang nangyari sa mga higanteng mga taong ito? Lamma rafada qawmu Ad ay yatruku ibadatil asnam wan ya'budallah azza wa jal. Nung sila ay tumigil na at hindi sila naniwala sa turo ni Propeta Hud na sambahin ang Allah at patuloy na sumasamba sa mga asnam na ito. Fa asra qawmu ila Hud ay liyas'aluhu al-jufa. At dumating na sa kanila ang matinding tag-init at taglamig, mga kapatid. Fa'akhbarahumullahu kad ghadiba alayhim. At ipinarating ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Hud na nagalit na ang inyong Panginoon sa inyong mga pinagagawa, sa inyong pagiging suwail. Wa ghadiba alayhim sawayanzilu alayhimul adhab. At darating sa inyo ang parusa. Illa an tabu wa adu ila tarki ibadatil asnam. Maliban kung sino o kayo ay magbabalik loob sa Allah at magtatawba. Fasakharu. At lalo silang dumami ang kanilang mga pangungutya kay Propeta Hud. Yawman biyawm. Dumating ang lalong kanilang mga pangungutya kay Hud alayhi salatu wasalam. Thumma nadahum munadiyan minas sama. Dumating sa kanila ang matinding parusa. Ikhtara li nafsika wa li qaumika sahab. Mga kapatid, noong hindi na dumating sa kanila ang panahon ng patag-ulan, umabot ng 3 taon na wala nang dumating sa kanila yung tag-ulan, dumating na sa kanila na hindi na umulan sa loob ng 3 taon, matinding tag-init, nag-utos sila ng 70 mga katauhan na pumunta sa Makkah. Dahil para humiling sa Allah doon sa Magka daw na para sila ay dumating ang kanilang mga, bumalik uli ang kanilang mga biyaya sa Allah. Pero doon sa kanila, sa kanilang kapanahunan, hindi sila naniwala. Sabi nila, subukan natin itong mga taong ito na 70 na mula sa atin at humiling doon. Dumating sila doon sa Magka, ang mga taong ito, at nadatnan nila, ismuhu Muawiyah bin Bakar. Si Muawiyah bin Bakar, fatazadu inda shahr kamilan, na ang kanilang layunin ay para humiling sa Allah na paulanin uli, pero nagpatuloy pa rin sila ng paggawa ng mga kasalanan. Doon mismo sa Magka. Pag-inom ng alak, hanggat fakama wahidu minhum, at dumating isa sa kanila na ang pangalan nito ay si Qil bin Anas. Fadaa fajaat salata. Sabi niya, hindi ba dumating kayo rito para humiling sa Allah na paulanin? Ngayon, humiling na kayo. Sabi nila, nakalimutan namin pala. Ito pala ang tunay naming layunin dito. At humiling sila. Pero ang hiling nga nila ay para paulanin.
hinamon nila ang kanilang propeta na kung may parusa ang Allah, iparating sa amin ang parusa na sinasabi mo. Ang parusa na hiniling nila, ang taong ito, dumating, umiling kayo. At nakita na ang parating na ulap na may kulang, may kulay. Wahadas sihab, hadas sihab, ikhtar li nafsi li kalikomika sihaban minasihab. Ang dumating na ulap na may kulay itim, may kulay pula, at may kulay sahabu as-sauda, at may kulay na mayroon ding dila, may ano sinabi ko, pula, itim, at dilaw. Pinili ng isa, yung si pinili nito si Kil, sabi niya, yung itim. Kasi nananabik kami sa ulan. At ang akala namin, yan ay ulan talaga. Fanadahu munadiyan. Dumating ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ra'awu aridan mustaqbilan awdiyatihim, qalu hadha aridun mutirna, bal huwa basta'jaltum bihi. Allahu Akbar. Sabi, yan ang hiling namin. Hindi ko pipiliin yung sinasabi na dilaw o kaya pula. Ang pipiliin namin ay yung na itim na yan, na ulap na yan, na darating ang tubig na pag-ulan sa amin. Ngunit ito ay nung nakita nila, sabi ng Allah sa Quran, at parating na sa kanila, sinasabi nila, yan man ang inihiling namin na ulan na para tumubo uli ang aming mga pananim. Ngunit itong sinasabi nila na inaasahan nilang ulan, ay ito ay dumating na napakatinding hangin. Arrihun fiha adhabun alim. Hangin na dumating sa kapanahunan ni Ad, sa kay Propeta Hud, tadammaru kulla shay, at niwasak ang lahat ng kanilang pamayanan, kasama pati ang mga taong ito. Kullu shay'in bi amri rabbiha. Sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakita nila ang matinding parusa sa mga taong ito. Yung lakas nila, yung tangkad nila, hindi nagbigay sa kanila ng dulot. Walang natira, maliban sa mga bakas ng kanilang mga bahay na mga bundok na napakalaki, na pati mga dahon, pati mga hayop, pati yung mga tao na natira sa kanila, nangamatay. Mga kapatid, dumating sa kanila ang matinding parusa ng hangin. Allahu Akbar. Yung hangin na kung saan maski dumating ka, mapuputol agad. Ulan lang na kung saan dumating sa iyo yung ulan na matindi. Mga nakaglasaksihan natin ng pag-ulan lang. Dalawa, isang araw lang na hindi tumigil ang ulan sa Pilipinas, makikita nyo ang matinding parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adin fa'ahlaku. At ang panahon ng kapanahunan ni Ad ay dumating sa kanila ang matinding parusa ng hangin na nagkawasak-wasak ang kanilang mga pamayanan, ang kanilang mga bundok na mga bahay, na simento, nangamatay, nangaputol ang kanilang mga katawan, matinding ulan ang dumating sa kanila, at tindi ng araw na dumating sa kapanahunan ng parusa sa kanila. Mga kapatid, itong mga bakas na ito ay makikita. Makikita ito, dito lang dito, ito sa susunod na kwento natin, ay kukunin natin ang kwento kay Propeta Saleh. Sa Propeta Saleh, alayhi salatu wasalam. Sa pagkasunod na ito ay kapatid lang o kamag-anak lang nito ni Propeta Hud, alayhi salatu wasalam. Ang mga bakas ng mga bahay nila, ang mga katawan nila ay makikita dito sa Madainu Saleh, na kung saan pinagbawalan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasalam nang pumasyal, dahil ito ay pamayanan na hindi kasiyasiya ang kanilang natamo sa kanilang buhay. Bilang pagtatapos, mga kapatid, mga aral na anong napulot natin dito. Una, annal insan kad yusiba al-kibru wal-gurur bisababi at-tarfu as-shurura as-saha wa hiya kulluhum min ni'amillahi alayhi fakana yambaghi ay yuqabiluha bisyukr walaysa bil-kibr wal-batar. Ang tao pag binigyan ng Allah ng kanyang mga biyaya, ng kanyang magandang pangangatawan, yaman, lahat ng mga biyaya, maaari ito ay magiging pahamak sa kanyang buhay kung hindi siya magbabalik loob sa Allah na magpasalamat
Bilang dapat magpasalamat, sumamba sa tunay na nag-iisang doon Diyos, ang biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Allah, naging baliktad na pahamak sa iyo. Naging kufur, hindi ka nagpasalamat, inasahan mo ang lakas mo at ang talino mo. Pangalawa, anna mizanu rujula al-haqiqa huwal iman wa taqwa al-ilm wal-fahm walaysa mizanu rujula bil-quwati wa suruwa wal-kanatul ijtima'iyah. Tama. Hindi ang pagkatunay na makikita mo ang pagkalalaki o pagkatao ng isang tao ay kung anong meron sila. Kung anong meron kayo. Ang tunay na pagiging tao ng makatao na may takot sa Diyos ay ang pagtunay na pag-unawa at paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Dahil ang lakas ng mga yun, hindi nagbigay sa kanila ng tulong. Dahil sa kapahamakan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, annal muslim la yang bagi an yagdab li nafsihi wa innama yagdabu lillahi azza wa jal. Allahu akbar. Correct. Ang tao, ang muslim, hindi kailangan na nagagalit siya, nagagalit sa kanyang sarili dahil sa kahit sino, dapat magalit siya para lang sa Allah. Dahil tignan nyo ang nangyari dito kay Hud, inna lanaraka fi safati wa inna ladunuka minal kadhibin. Sinabi nila sa kanya, nakikita ka namin na ikaw ay isang mangmang, ikaw ay sinungaling, ikaw ay hindi makatotohan ang mga tinasabi mo. Waqala lahum, at sinabi ni propeta, wa akaw milay sabi sa faha. Hindi siya nagagalit ang isang propeta. Nagsabi lang siya, katotohanan, hindi ako ay mangmang sa inyo. Hindi ako sinungaling, dumating ako sa inyo bilang isang propeta lang. Minsan ang tao, ang isang dai, ang isang ustad, nagagalit na agad. Kasama ako dun. Nagagalit na agad bilang pang personal. Tao tayo, hindi mga pigil. Pero hindi pala dapat. Magalit tayo para sa Allah. Ang relihiyon na ito, relihiyon ng Allah. Paprotektahan nito hanggang sa araw ng paghukom. Ang may kawalan sa atin, ang sinong naging pagbaya. Panglima, ang tauhid, hiya al-qadiyatul ula, allati ja'a biha kullu rusul wal anbiya. Ang tauhid na ito, ang siyang idinating ng lahat ng mga propeta. Lahat sila nagkaisa. Ang kanilang turo ay ang tauhid. Pang-anim, ang istighfar, parami natin ang istighfar para bumalik ang mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-pito, ang da'ya la yay'as idalam yanja fi da'wati. Ang isang da'i, ang isang nagtuturo, mga ustad, huwag kayong mawala ng pag-asa, maski walang naniwala sa inyo. Kasi ito ay, nauna na ito sa mga propeta na walang naniniwala sa kanila. Nasa tao, importante ipinarating natin. Pangwalo, ang kailangan ng tawakul sa Allah subhanahu wa ta'ala, manalig lang tayo sa Allah, magtiwala lang sa Allah, ang lahat ay ipaubaya sa Kanya dahil siya ang magkakaroon ng tunay na habag at awa at tulong sa kahit sinuman na tunay na umihiling sa Kanyang tulong at sa Kanyang habag. Mga kapatid, aral ito sa ating lahat, ang tungkol kay Propeta Hud alayhi salatu wasalam. Hindi tayo dapat kung anong meron tayo ipinagyayabang natin, ipinagmamalaki natin, dapat ito ay maging magpakumbaba at maging maka-Diyos at magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panatilihin tayo ng Allah sa kanyang reliyon hanggang sa dumating sa atin sa ang kamatayan na nagsasabi tayo ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.